Ayan, maligayang pagbabalik mga brother. Okay, ngayon po, pag-uusapan natin ang mga mice. Okay, sa episode po na ito, pag-uusapan po natin ang mga naging karanasan ko sa pag-aalaga ng mice. So, bibigyan ko po kayo ng mga gabay na naayon lamang po sa aking mga personal na experience. Ayan, hindi po professional na experience, okay? Ayan. So, itong pong hawak ko ay isang uri ng mice. Sa ibang lugar dito sa Pilipinas, tinatawag po siya na dagang costa. Ayan. So, isa po siyang medium size na male na merong edad na isang buwan at dalawang linggo. So, bali 6 weeks old na mice na po ito. Hawak ko. Ayan. Hindi pa siya totally adult. Pero in a few weeks, pwede na po natin siyang gamitin para magparami ng ating mga mice. Okay. So, sa pag-aalaga po ng mice, unang-unang, pinaka-importante sa lahat is yung purpose mo. Ano ba yung dahilan kung bakit ka mag-aalaga ng mice? Okay. So, gusto ko lamang ibahagi yung mga dahilan ko kung bakit ako nag-aalaga ng mice. Unang-unang dahilan is dahil pandemya po ngayon, nag-iisip ako ng mga bagay na pwede kong pagkaabalahan. Ayan, kasi puros mga bagay na nakakapagpataba at nakakapagpatamad. Ayan, so yun na lang yung mga bagay na pinagkaabalahan ko. Sa ngayon, yung unang dahilan ko is maghanap talaga ng bagong venture naman, kumbaga, panibagong pagkakaabalahan. So, nag-search ako sa YouTube, nag-search ako sa Google, at ito yung medyo trend ngayon na ginagawa ng mga taong nasa bahay lang at walang magawa. Ayan, ang pag-aalaga ng mice. Okay. So, yun yung una kong dahilan kung bakit ako nag-aalaga ng mice. Out of curiosity and out of walang magawa. So, yun. So, unang-una, hobby. Pangalawa, hindi rin natin talaga maiwasan na isipin kung pwede ba nating ibenta o pagkakitaan ang mga mice po natin. So, oo naman, sumagi din sa isip ko na ibenta ang mga mice. Madalas sa mga pet shop dito sa amin, nawawalan sila ng stock, nauubusan sila ng stock ng mga mice. So, parang halos araw-araw nga eh, iniikot ko yung mga pet shop dito para magtanong lang kung meron silang stock na mice. Ngayon, meron. Kinabukasan, wala. Sa susunod na araw, meron. Ganun. So, hindi rin kasi consistent yung kanilang supplier. So, syempre, nag-twinkle-twinkle star yung aking paningin. At, syempre, nakakita ko ng oportunidad doon. Para naman, malay mo, maka-offer ako. Pag naparami ko na sila, na maka-offer naman din ako sa kanila in the future na mag-supply sa kanila. So, yun yung pangalawang dahilan ko. Gusto ko rin ng additional na pagkakakitaan habang, syempre, pandemya ngayon, nag-iisip tayo ng mga paraan para kumita, magkaroon ng pera. And, hindi na lamang sa profession tayo pwedeng kumita ng pera. Ngayong pandemya, marami nang naiisip ang mga tao ngayon para kumita ng pera kahit sa mga maliliit na bagay lang. Pangatlong dahilan is gusto ko rin mag-venture ng isa pang hobby. Ito yung tinatawag na yung mga exotic pets po. Yung mga exotic pets kagaya ng mga snakes like mga pythons. And gusto ko rin magkaroon ng pythons na pet. At na ngayon, umuuso ngayon sa YouTube talaga yung African bullfrog. Hindi ko alam kung meron na sa Pilipinas yun. Madalas na nakikita ko dito sa Pilipinas, puro sa mga pythons. Dito sa, lalo na sa lugar po namin, ano. Pero African bullfrog, ayan, kumakain din po sila ng mice.
at interesado po ako kung sino pa yung mga nakakakilala dyan ng mga breeders ng African Bullfrog po dito sa Pilipinas. I-PM nyo naman po sa akin. Or ipaalam nyo naman po sa akin. Lagay nyo po dito sa comment section po ng video po na ito. Ayan, interesado po ako sa African Bullfrog. Actually po, marami pong mga pets na kumakain ng mice. Kagaya po ng arwana po natin. Baka iniisip nyo, mga superworms lang kinakain nila. Mga dubia roaches. Tsaka yung mga pellets, hindi lang po, no? Kumakain din po sila ng mice. Bigyan nyo sila ng occasional treat po nila, pakainin natin sila ng mice. Especially pag yung mga arawana po natin yung malalaki talaga na klase. Ano pa, may mga marami pa tayong mga reptiles na kumakain ng mga mice. So, isang dahilan kung bakit din gusto ko mag-alaga ng mice ay dahil gusto ko mag-alaga ng mga exotic animals or exotic pets. At para paghandaan iyon, kailangan ko ng pagkain. Kasi kung ang halaga po ng isang mice ay napakamahal, no? Kung yun naman po papakain natin sa mga exotic pets natin at hindi tayo masyadong handa, nagkakahalaga po ng 40 to 50 pesos ang isang piraso ng mice. So, imagine mo kung ilan yung exotic pets na papakainin. Kung meron kang halimbawa 5 exotic pets, papakainin mo sila ng mice. So, sa isang araw, kakain sila ng 250 pesos. Kung 50 ang isa. At di ba, napakamahal po. Napaka magastos po. Sa bagay, pag mga python, minsan twice or 1 month pa nga minsan bago sila kung susunod na kakain. Pero ang tanong, hindi ba lumalaki ang python? Lumalaki ang python, nag-upgrade din yung pagkain po nila. So, hindi sila nag-i-stack, nag-i-stay doon sa maliliit na pagkain. So, kung nakain sila ng maliit na mice na yun, kailangan nilang kumain pa ng mas marami. Okay, so yun po yung aking mga dahilan kung bakit gusto kong mag-alaga ng mice. Una-una, dahil hobby. Walang masyadong magawa. Naghahanap ng panibagong gagawin. Pangalawa, gusto ko ito na pagkakitaan. In the long run, pag naparami ko na talaga sila. Pangatlo, dahil gusto kong mag-venture ng panibagong pagkakaabalahan. Like exotic pets. Ayan. Gusto kong paghandaan po sa pamamagitan ng pagpe-prepare ng kanilang mga feeders. Kagaya nga nitong mice po na ito. Okay, so yun lamang po yung aking mga experience at mga dahilan kung bakit ako nag-aalaga ng mice. Kung meron pa po kayong mga ibang mga dahilan kung bakit kayo nag-aalaga ng mga mice, baka maaari nyo pong ibahagi sa amin sa comment section below. Comment nyo na yan. Okay, so dito na lamang po nagtatapos.